guys and gals, this is Naomi once again, and if this is your first time to visit my channel, welcome! By the way, my name is Naomi Cantoria, and I am a pastor of both professional and sub-professional level ng career service eligibility, which I took last March and August 2019. So ngayong araw na to, ipapakita ko nga sa inyo kung ano-ano yung 11 na exemptions na maaaring kasama ka doon. So, switch over na tayo sa ating laptop para mas maigi ko siyang ma-explain sa inyo, okay? So, start na tayo. Sino-sino ang mga exempted na sa pagtitake ng civil service exam? Ibibigay ko sa inyo ang 11 na list of eligibilities na kapag meron ka sa alinman sa mga to is automatic ka ng exempted sa pagtitake ng civil service exam, mapa-sub-professional level mayan, or professional level. Pero, meron pa rin ilan sa mga eligibilities na to na syempre kailangan mong i-meet yung certain standards or qualifications. So, umpisahan na natin. Ang unang-una is yung board exam or bar exam. Siguro sa lahat-lahat ng exemptions, ito yung pinakaalam ng karamihan at pinakasikat. Okay? So, kung board exam passer ka, halimbawa, pasado ka for licensure examination for teachers, pasado ka sa board exam for nurses, pasado ka sa civil engineering board exams, at lahat-lahat ng board exams, automatic ka ng eligible sa pagtitake ng civil service exam. So, for bar exams passers naman, actually, ito ay para sa mga lawyers or attorneys. So, ginagawa to ng Supreme Court. So, kapag passer ka naman ng board exam, automatic ka ng pasado or automatic ka ng qualified sa civil service eligibility. So, ito ay, by the way, base to sa Republic Act number 1080, okay? So, ang board exam, as I've mentioned, is kinoconduct yan or pinamumunuan ng Professional Regulation Commission, which is PRC. At yung, ano naman, yung bar exam naman is Supreme Court yung nagfa-facilitate, okay? So, next. Number 2 is skill eligibility. So, ano nga ba yung skill eligibility? Okay? Ito yung hindi ka naman professional, at least hindi ka graduate ng kahit anong field, pero meron kang skills na kagaya ng plant electrician, automotive mechanic, heavy equipment operator, laboratory technician, shrine curator, carpenter, draftsman, or even plumber, eligible ka na automatic sa civil service exam. Pero pursuant yan nga sa CSC MC number 11, section 1996. So, meron kasi mga positions or trabaho na hindi naman nasusukat sa pamamagitan lang ng written test, 'di ba? Hindi naman masasabi na porke magaling ka sumagot sa mga written exam, eh magaling ka na rin sa mga skills na kailangan ng labor at kailangan ng force or kailangan ng physical effort. Okay? So, ayun na nga. Pero dito is meron ding kailangan na i-meet na requirements, okay? So, ilalagay ko sa description box below yung mga qualifications or other qualifications para mas sabihan or mapatunayan na eligible ka talaga for this particular skills, okay? So, next is honor graduate eligibility. So, isa pa to actually sa pinakasikat at pinakaalam ng karamihan. Kapag graduate ka ng summa cum laude, magna cum laude sa college, automatic ka ng pasado or automatic ka ng exempted sa pagtitake ng civil service exam. By the way, sorry sa title, kulang ng I yung eligibility. Pero eligibility talaga yan. Okay? So, next. Next is
barangay official eligibility. So, ang mga punong barangay natin, sangguniang barangay members, sangguniang kabataan chairman, barangay treasurer, at barangay secretary ay pwedeng maging eligible sa civil service exam, sa pagtitake ng civil service exam. By the way, yung tatlo sa mga yan, yung punong barangay, barangay members, at saka yung kabataan, sangguniang kabataan chairman, automatic nang pasado yan sa civil service exam or exempted. Okay? Pero yung barangay treasurer at barangay secretary, appointed lang yung mga yan at kailangan may i-meet silang certain qualifications. And again, yung ibang qualifications is ilalagay ko sa description box below kasi kung i-discuss ko yun isa-isa, sobrang haba talaga guys. Okay, so yung ibibigay ko sa inyo is yung pinaka summary lang talaga. Then check nyo na lang sa description box yung kompletong detalye. Okay, so next is barangay health worker or BHW eligibility. So, kapag ka barangay health worker ka, consider ka na as exempted provided na kailangan mong i-meet yung certain qualifications. So, tingnan natin or ibibigay ko sa inyo kung ano-ano yung mga qualifications na yun, okay? So, eto, ang qualifications or isa sa qualifications is kailangan yung barangay health worker na yun is kailangan at least 2 years in college education leading to a college degree and 5 years of active service sa BHW community. Kailangan yung servisyo niya is voluntary. Ibig sabihin, hindi employed yung BHW na yon sa barangay or kung saan munisipyo man siya nagsisilbi, hindi rin siya nakakatanggap ng kahit anong salary or compensation except sa honorarium. Okay? At saka marami pang iba na kailangan i-meet na qualifications ng isang barangay health worker. Okay? So, again, subject pa rin sila for exemption, pero kailangan may i-meet silang qualifications. Okay? Next is number 6. Number 6 is barangay nutrition scholar eligibility. So, ito yung mga barangay-based volunteer workers. Okay? So, pursuant siya sa isang presidential decree 1569 na ginagrant yung mga volunteer workers na maging eligible sa civil service exam provided na meron silang imimit na qualifications. Okay? And you don't have to worry kasi ilalagay ko pa rin naman kung ano-ano yung mga qualifications sa description box. So, make sure to check it out. Number 7 is Electronic Data Processing Specialist or EDPS eligibility. So, ito yung mga systems analysis and design, computer programming, Java and MS Access, Visual Basic na mga kwalipikadong tao, mga specialists sila, okay? So, pursuant din to sa Civil Service Commission Resolution Number 90-083. So, kapag ka-passer sila sa isang proficiency test or training course na kinonduct ng National Computer Institute or National Computer Center, yung mga courses na to is automatic na eligible na sa pag-take ng civil service exam. Okay? So, meron ding requirements dyan. Lagay ko lang din ulit sa description box. Okay? Next. Next is Foreign School Honor Graduate Eligibility. So, ito yung mga Filipino citizens na graduate sa ibang bansa, like sa US. Tapos, summa cum laude sila, magna cum laude, or cum laude, automatic silang exempted sa pag-take ng civil service exams. And again, meron pa rin other qualifications other than that. So, lagay ko lang din ulit sa description box, okay? 9 is sangguniang member eligibility or SME. Ito yung mga sangguniang bayan, sangguniang panglunsod, at sangguniang panlalawigan. So, base sa Republic Act No. 10,
156, ginagrant na pasado na sa CSE eligibility or appropriate na sa CSE eligibility yung mga nabanggit kong nagsisilbi sa ating bayan. So, effective to last May 11, 1992. So, matagal na siya. Matagal na siyang effective. In case na hindi mo pa alam, try to share this video and spread the news. Next. Number 10 is scientific and technological specialist eligibility. So, ito yung mga technological specialist natin tsaka mga scientific specialist. So, ano yung mga yon? Ito yung nag-range sa natural sciences, kagaya ng binanggit ko dyan sa screen, astronomy, biological sciences, geological sciences, meteorology, oceanography, physics, meron din tayong engineering sciences, like biological engineering, manufacturing engineering, nuclear engineering, and a lot more. Meron din tayong mathematics and information and communication technologies, which are the applied mathematics, computer science, information technology, pure mathematics, and statistics. So, meron pang iba, like environmental science and food science. Automatic, eligible na sila sa pagtitake ng civil service exam, pero kailangan may i-meet pa na silang requirements. So, check nyo rin din sa description box kung ano yung mga requirements na yun. Next is number 11 and the last one, which is the Veteran Preference Rating Eligibility. So, ginagrant ito sa mga Philippines Veterans Affairs Officers na certified sila or certified World War II veteran sila, sorry, yung asawa nila or kahit yung mga anak nila na nagtake ng civil service exam pero kinulang sila ng points, kahit 10 points lang sa pagtitake ng career service eligibility, mapa professional man yan or sa professional level, o kaya nagtake sila for fire officer examination or penology officer examination, kapag meron silang World War II veterans or meron silang ginagrant na ganon, then they are qualified na para sa civil service exemption. Okay? So, yeah. Basically, those are all the 11 eligibilities na kailangan nating tandaan or kailangan nating i-consider bago mag-take ng civil service exam. So, again, lahat ng details ay ilalagay ko sa isang link sa description box below. Check nyo yung buong article to make sure na wala kayong ma-miss sa mga sinasabi ko. Okay? So, yeah. Great! So guys, that's the end of our video. Sana po may natutunan kayo. If meron kayong natutunan, give this video a thumbs up. Don't forget to leave a comment down below. And perhaps meron akong hindi nabanggit na maaaring exemptions din pagdating sa pagtitake ng civil service exam. Alright, so once again, this is Naomi C. Wishing you a happy day today. God bless you. Stay healthy. And of course, congratulations in advance. And I'll see you in my next vlog. Bye now!